Kung usapang prospect ang pag-uusapan, mga Brad, isa na ata ang bata ni Miguel Cotto na si Carlos Purin Caraballo sa may pinakamataas ang tsansa na maging isang next boxing superstar sa hinarap. Dahil sa undefeated record pa lang nito na 14 wins with 14 knockouts na may nakakapangilabot na 100% knockout ratio, ay masasabi nating malaki talaga ang potensyal ng fighter na ito na maging isang world champion at sumunod sa yapak ng kanyang mga kababayang legendary Puerto Rican boxer gaya nila Felix Trinidad, Wilfredo Gomez, Hector Camacho, Miguel Cotto, at marami pang iba. Napaka-promising ng fighter na ito, mga Brad, kaya mataas ang expectations sa kanya ng mga kababayan nitong Puerto Rican, lalo na ng promoter nitong si Miguel Cotto. Kaya naman bagamat hindi pa nagiging isang ganap na world champion itong si Caraballo, ay napakadami na agad sanang magagandang plano sa karir nito. Isa na nga dito ay ang planong pagsagupa sa Unified IBF WBA Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. At sa ating kababayang WBO Bantamweight Champion na si Cuadro Alas Janriel Casimero. Ayon pa nga mismo kay Caraballo, ay dahil daw sa malawak na experience niya sa kanyang amateur career, ay handang-handa na siya para sa mga malalaking laban. Ayaw niya daw ng mahihinang kalaban at gusto niya ay malalakas. Ito ang mismong sinabi niya, mga Brad. I feel ready to challenge the best in the world. My amateur experience has given me tremendous advantage. It has prepared me well for this professional level. I don't want any easy fight. I want Inoue or Casimero. They're the best in the division. And that's what I'm here to do. And that's to become a world champion and bring the title back home to Puerto Rico. At dahil nga po malakas itong si Caraballo sa kanyang mga promoter, ay agad namang napagbigyan ng kanyang hiling na mapalaban para sa isang world championship. October 10, 2021 ay itinapat ito sa pambato ng Zamboanga del Norte na tinaguri ang one punch ng Philippine boxing na si Jonas Sultan para paglabanan ang bakanting WBO interim bantamweight title. Sa sagupaan ito, mga Brad, ay sobrang underdog ng ating kababayan. Sa betting odds nga ng dalawang fighter, ay pag tumaya ka kay Jonas ng $100 o sa pera natin ay nasa 5,000 pesos, ay pwede kang manalo ng $425 o katumbas ng 21,000 pesos. Samantalang pag tumaya ka naman kay Caraballo ng $600 na nasa 30,000 pesos sa pera natin, ay pwede ka lang manalo ng $100. At ayon pa sa isang kilalang betting site, ay 19.42% lang daw ang chance na manalo ni Sultan sa laban. Samantalang si Caraballo naman ay may 83.68%. Kaya naman kung iisipin nyo, mga Brad, eh parang sinabi na din nila na tsamba lang ang pag-asa ng Pinoy na manalo sa laban. As in, wala pong naniniwala noon na mananalo itong si Jonas sa laban kundi tayong mga Pinoy boxing fans lamang na sumusuporta sa kanya. At sa katunayan, mga Brad, alam nyo ba na hindi pa man nag-uumpisa ang laban nila ay pinapirma na agad ni Uncle Bob Arum itong si Caraballo ng multi-year contract sa Top Rank o mahigit sa isang taong kontrata na para bang ang dating ni Bob Arum eh sure win na ang tiga Puerto Rico. Kaya kahit pumirma pa ito ng kontrata bago ang laban, eh wala silang magiging problema. Hindi naman natin sila masisisi, mga Brad, sapagkat kung ikukumpara mo kasi ang kartada ng dalawang fighter na ito, eh di hamak na liyamado naman talaga ang tiga Puerto Rico. Pero kahit ganun, eh may lamang din naman itong si Sultan kay Caraballo. At ito nga po ay ang mga bigating nakalaban nito noon. Kung ating matatandaan, taong 2017 ay nagawa nitong talunin si Cuadro Alas via unanimous decision. At 2018 naman ay napalaban naman ito para sa isang world title fight kontra sa kapwa Pinoy IBF Super Flyweight Champion na si Jerry Winian Cajas, kung saan natalo ito via unanimous decision. At ang matindi pa dyan, mga Brad, bukod sa kanyang malawang na experience, eh malaki na din ang in-improve ng skills at power nitong si Sultan, lalo na naging conditioning coach niya si Memo Heredia. But trust me, it's better to be tired now than better to be tired on top of the ring. Always think about that. Push yourself, guys. Kaya naman walang kamalay-malay ang Puerto Rican knockout artist na si Caraballo na ang makakasagupa niya pala ay ang magbibigay ng bangungot sa kanya. Sa mga hindi po kasi nakakalam, kaya sobrang lakas nitong si Donna Sultan, eh siya po ang kaisa-isang Pinoy na naging miyembro ng Justice League. Biro lang. Pagdating na mismong laban, unang round pa lang ay naging agresibo na agad si Sultan. Samantalang si Caraballo naman ay tila nag-aabang ng pagkakataon upang makakounter.
Sa round 2, unang bumagsak si Caraballo matapos itong tamaan ng isang short right hook. Sa round 3, ay muli na naman bumagsak itong tiga Puerto Rico matapos naman siyang tamaan ng isang left hook. Sa round 4, ay bahagyang nakabawi si Caraballo matapos makapagkonekta ng ilang solidong patama kay Sultan. Sa round 6, sa ikatlong pagkakataon ay bumagsak na naman itong si Caraballo matapos tamaan ng isang right straight. Subalit sa pagkakataong ito ay makikitang nasaktan talaga ito. Sa round 8, ay mapapansing medyo bahagyang bumagal na si Jonas na agad namang sinamantala ng tiga Puerto Rico upang makapagkonekta ng ilang malilinis na patama. Sa round 9, bagamat kitang nakakabawi at lamang na itong si Caraballo, ay muli na namang ginulat ni Sultan ang mga manonood. Napabagsakan niya si Caraballo sa pamamagitan ng isang left hook.
Matapos ang 10th round, ay nakuha ng Pinoy ang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Anong masasabi niyo sa performance ni Jonas dito, mga Brad? Tumagal kaya si Paul Butler sa magiging laban nila? Paki-comment niyo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.